Hindi na bago ang Di Manoy phenomenon na kung tawagin Dancing Sun. Bagamat nangyayari rin daw ito sa nakatakdang araw, minsan sa kada taon, sa bayan ng El Salvador sa Misamis Oriental. Di umano, sumasayaw ang araw. Tuwing Semana Santa, dinarayo ang burol na ito sa El Salvador, Misamis Oriental. Bukod kasi sa makapigil hiningang view ng Makahalar Bay, makikita rin dito ang higanting imahen ng Divine Mercy, maihahalin tulad sa Christ the Redeemer image sa Rio de Janeiro sa Brazil. Ang narito sa El Salvador, may taas na 68 feet, may 70 steps paakyat sa mismong puso ng higanting imahen. At sa loob ng puso nito, makikita ang tabernakulo na naglalaman ng Blessed Sacrament. Pero isang linggo matapos ang Easter Sunday, dumadagsa rito ang mga deboto sa kapistahan ng Divine Mercy kung kailan daw masasaksihan ang tinatawag nilang Dancing Sun. Ayon sa mga di umano, nakakita na nito ang araw. Sa araw na yon, tila mabilis daw na gumagalaw ng pakanan at pakaliwa. At ang liwanag daw nito, tila kumukuti-kutita. Mistula rin daw itong naglalabas ng mga kulay. Pinaniniwala ang unang nakita ang Dancing Sun sa Fatima sa Portugal taong 1970. Madalas na iniuugnay ito sa mga himala ng Birheng Maria. Matatanda ang noong 1993 na mataan din daw ng libo-libong mga tao sa Agoo, La Union ang Dancing Sun. Pero ang Di Umano'y mga milagro sa Agoo, hindi kinilala ng simbahan. Pero dito sa Misamis Oriental, ang Dancing Sun, taon-taon daw nasasaksihan. Sa videong ito, sa ganap na alas 5:30 ng umaga, pasikat pa lang noon ang araw. Pero nung lumitaw daw ito, biglang naghiyawan ang mga tao. Makikita na tila may bituing kumukutita. At ang araw, napapalibutan din ng tila halo. Sa kuha naman nito lang nakaraang taon o 2017, ang araw tila dumidilim at nagliliwanag kasabay ng mga palakpakan pa rin ng mga deboto. Ayon kay Veronica, isa sa Board of Trustees ng Divine Mercy Shrine dito sa bayan ng El Salvador, simula raw nung naipagawa nila ang simbahan ng Divine Mercy taong 2003, di umano nagsimulang sumayaw ang araw. Every feast naman since join ako sa Divine Mercy Foundation, talagang may Dancing Sun, no? Nagpakita iba yung galaw ng sun, especially pag mag-rise na siya, no, sa during sa mass. Sa amin, it's just a manifestation that God is really present in this place and He wants us to know nga He is the one working and moving in this place. Ang nanguna sa pagpapagawa ng simbahang ito, ang isa sa mga miyembro ng Board of Trustees ng Divine Mercy Foundation, si Naning, na di umano, direkta raw kinausap ni Jesus sa pamagitan ng spiritual visions. Ako, Lord, ikaw to talaga yun, Lord. Panakita ko siya sa personal, ang gwapo niya talaga, yung balbas niya ang linis, ang gwapo niyang ang ilong niya, ang bibig niya. Ang mga pangitain daw ni Nani ang nag-utos sa kanyang itayo ang simbahan na nakaharap sa dagat. Pag prayer ko, nagpakita si Lord sa akin. So sabi niya, magpatayo siya ng simbahan na nakaharap sa dagat. Itong nagbabalik sa akin yung vision, pag bumisita ako sa Blessed Sacrament, palagi pinakita ni Lord, binibalik. Pabalik-balik. Sa tulong ng mga donasyon mula sa mga kaibigan at kasama sa Charismatic Prayer Group, unti-unting naipatayo ang simbahan ng Divine Mercy. At dito na raw nagsunod-sunod ang mga kakatwang pangyayari. Paniniwala rin nila, ang sino mang makakita ng Dancing Sun, maaambunan ng himala. Isa di umano sa mga napagmilagruhan nito, si Aling Norma. Nakadengge ang anak ko, yung stage 4. Sabi ng doktor na 50-50 daw ang anak ko, critical. Sabi ko, Dok, mabuhay pa kaya ang anak ko? Sabi niya,
hindi ako Diyos, ipagdasal pa natin siya. ICU siya, tapos pagpunta ng ICU, wala na siyang blood pressure. 2013, nung nag-agaw buhay daw ang kanyang anak na si Kyla dahil sa dengue, akala nila katapusan na noon ng kanilang bunso. Pero matapos daw niyang masaksihan ang dancing son, ang kanyang anak, bigla raw gumaling. 5 o'clock ng umaga, nag-dancing son, tapos ang saya-saya ko kasi na-feel ko na nandun ang presensya ni Lord. Yung race niya, sumasayaw siya, hinihiling ko, binibigay niya. Seconds lang, binigay niya. Sabi ng mga doctor at nurse na dumadaloy na ang mga gamot sa kanyang katawan. Thank you, Lord, sa imuhang presensya o sa imong gitubag nimo ako mga pag-ampo. Isa pa sa mga naniniwalang napagmilagruhan din siya ng Divine Mercy Shrine at ng Dancing Sun, ang anak ni Risa na may omphalocele, kondisyon na ang sanggol habang nasa loob pa ng sinapupunan, nakalabas na ang mga internal organ. Although the child was tried to be aborted, but then I pursued the pregnancy. Talagang maraming nagdadaanan naming hirap sapagkat hindi lamang siya single shoot na naoperahan. We come up into 4 major surgeries. Hindi pa nga tapos yung surgery ng bata. We still have upcoming surgery. At sa YouTube lang daw pinanood ni Risa ang Dancing Sun. Gayunpaman, kahit online lang napanood ang Dancing Sun, tila uminam daw ang kondisyon ng kanyang anak. I try to navigate that one in the YouTube kasi gusto ko rin po yung maranasan. Kaso lang, hindi ko po pwedeng iwan yung anak ko. God is really present. And through that phenomenon, I do believe that my son will be healed. Sa taong ito, sisikapin daw ni Risa na makapunta sa kapistahan ng Divine Mercy para personal ding masaksihan ang himala ng Dancing Sun at ipanalangin ang tuluyang paggaling ng kanyang anak. Yung sabi ng doktor na maiklila na yung buhay ng bata, hindi mag-thrive. What he is now is already 5 years. Perhaps this is the ample time that we can witness the dancing sun. May nakakuha pa nga raw ng larawan ng imahen na nakapikit. Siguro, may mga tao na talagang pinakitaan ni Lord ng ganoon. Pareho pa rin sa dancing sana. Depende lang sa individual. Pag nakita nila, who knows na talagang pinakikitaan sila ni Lord. For those who believe, no explanation is needed. Pero kung ang pag-asa o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang tatanungin, ang tinawag na dancing sun, isang pangkaraniwang astrophysical phenomenon. Ang kalangitan natin, meron sa tinitingnan natin, meron siyang mga stratospheric clouds at saka yung mga cirrus clouds. May mga ice crystal doon at saka may mga dust particles. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba-ibang kulay yung sun. Kasi nagkakaroon ng scattering at saka reflecting ng mga light particles. Yung mga, kasi may iba-ibang wavelength yung sunlight eh. Pag pumasok sa prism yan, katulad ng mga clouds natin, na sinasala yung mga different wavelengths ng kulay. So pag may mga dust particles doon, depende sa size ng mga particles, nakaka-penetrate yung mga yellow, red, orange, minsan mga violet, minsan blue. At sa totoo lang, pwede raw itong makita araw-araw. Siguro po kasi yung Feast of the Divine Mercy, nangyayari po siya ngayon po na season na less po yung mga, yung like mga tinatawag po namin na cumulonimbus clouds or thunderstorm clouds po. So maganda po usually yung panahon pag umaga. So mainit po siya tapos partly cloudy lang po at saka may mga presence po ng mga cirrus clouds. Kaya po siguro na usually pag feast ng Divine Mercy na experience po talaga yung dancing sun. Is there such a thing as dancing sun? Base po sa, meron po kasi yung NASA po at saka yung ESA, may project po sila, yung tawag po ay SOHO. So solar and heliospheric na observatory. So 22 years na po yun na nag-o-observe po ng mga activities po ng sun. At saka wala pong reported incident na nag-move po talaga yung sun. So most probably talaga po optical illusion po yung reason kung bakit para po siyang nagda-dance. Ayon naman sa isang ophthalmologist o doktor sa mata, kung ano man ang nakikita natin sa environment natin, tinatanggap siya ng mata and then in-interpret siya ng ating utak. Now dun sa nangyayaring astrophysical phenomenon. Since nagde-differ doon yung light and dark, nagkakaroon din ng stimulation and inhibition doon sa neuroreceptors natin, which we may perceive as strobing light or pwedeng flicker, causing the possible movement. Hiningi rin namin ang opinion ng ilang mga eksperto sa photo at video. Base doon sa every single movement ng pagkakakuha,
So makikita natin sa bawat pagyo ko ng camera niya, doon nagbigiging light yung video, nawawala yung darkness niya, mas nagla-light. Pero pag hinarap niya sa araw, doon na nagkakaroon ng underexposed, mas dumidilim siya. So yung kasi siguro sinasabi nila na dancing sun siya kasi nag-iiba yung exposure ng sun. We can say na dahil dun sa may sobrang brightness nung pagkakashot, makikita natin doon sa litrato na medyo hindi siya ganun ka-sharp eh. Medyo blurred yung shot na nakita ko. So yun, pwedeng nagalaw siya kaunti. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Divine Mercy Hills, hindi ang pagsayaw ng araw ang nais nilang pagtuunan ng pansin ng mga tao. Sa halip, ang debosyon at pananampalataya sa Divine Mercy. We have to focus on the devotion to the Divine Mercy, our God Himself, no? That is the very core of this rhyme. Maybe the dancing sun could be a good beginning for these simple people. Faith can move mountains. Totoo man o ilusyon lang ang sumasayaw na araw, may dalaman itong himala o wala sa mga naniniwala at nananampalataya, walang imposible.